Di ko alam paano sisimulan tong video na to, kaya oh my God! Kapag hindi ka tumahimik, gagawin kitang fried chicken. So, meron akong problema. Basically guys, hindi ako marunong mag-shopping. I know what you think. Minsan napakalaki naman ang problema mo. Global warming, tapos yung problema mong yan. Bitch! Ang selfish mo naman. Baga, subscribe na ako, wala akong substance, wala akong content, hindi ka influencer. I know, and I don't give a f***. Yung napaka-gangster, gusto ko yan. Siguro dahil sa long sleeve ko na to, parang ganap na talaga ako na gangster shit, dog. Nakaka-frustrate at nagiging problema siya dahil ang dami kong oras na nasasayang. Kanina lang, 4 hours, nag-online shopping ako. Pero ano nangyari? Sa huli, wala din ako nabili. O, di hindi online shopping tawag dun, tanga. Nag-add to cart ka lang. Ulul! Diba? So we're gonna try and fix that, bitch, because it's 2019. A little background. Example, bibigyan ako ng mga magulang ko ng pera pang shopping talaga. Nakaset aside na yun yung isa-save ko. Anong nangyayari? Hulaan nyo. Tama kayo. Nagiging bobo ako at wala akong nabibili. Kasi nanghihinayang ako. Bored ako ngayon. Summer. Wala akong gagawin. Magwaldas tayo ng pera. Ay, hindi naman tayo gagando. Gusto ko din ayusin yung aking aesthetic eh. Kita mo, ngayon pa nga lang nag-long sleeve lang ako. Sa baba ng t-shirt ko, na-feel ko na nag-iiba na ako. Parang... Super hot fire. I have a list. A list? Yes. A list of shit I need to buy. Kahit na wala naman akong chance. No. I need a bag, a shit ton of t-shirts, a good oversized hoodie. Gusto ko yung sa H&M. 4 makeup shit na hindi ko naman ikakakinis. And a lot more. What is the goal of this video? To have fun. Okay, so number 1, a bag. Dito ako ngayon sa Shopee. May nakita ako sa Zalora, 990 something. Pinag-isipan ko talaga ng 3 araw. And I just realized, you know what? Ayoko pa din bumili. 990 para sa isang bag. Gago ka ba? Tapos baka sabihin nyo, ano sa quality over quantity naman. Yung 90 ngayon sa Shopee mo, 3 bag na. Pero quality over quantity pa rin hindi mo ako kilala. Kahit ano pa ka-quality ang bag mo na yan, masisira at masisira ko pa din yan. Kaya, dito na tayo sa Shopee. Bibili ako ng 2 bag, 400 lang. Oh. Ayan na. Ayan na. Oh. Oh. Ayan na talaga. Oh. Oh, ayan na. Di ba ang dali? Na-place ko na yung order. Now we wait. Unang-una sa lahat, walang may magko-comment tukol sa buhok ko. Alam kong pangit, pero wala akong choice. Pininis ako ng nanay ko, paplansyan nito yung buhok ko. And if there's one thing I learned in this lifetime, is to never disobey your mother, especially summertime, kasi bored as fuck din siya. Alam kong pangit, nadidistract din ako, pero gago, wala tayong magagawa. Ay, ang pangit! Ah, saban niya! Papapisi, baba! Ay, ang pangit! Ano ba yan? Panigin ako pa gusto mong magsimula, pero nadidistract. Ang pangit talaga! Pa akong itlog. Saman niya, ay. Ganyan ba? Ito ba? Sa gitna, inambo. Ponytail, high, low, shop out. Anyways, dumating na yung mga packages. Ayan, masaya ako sa kanila. Yung ako napakabait doon. Ayan o, ang cute o. Gago. Gago. Woo! Sino ako? Hindi ko natin alam. Misa Nuggets, who is she? I am now Lady Loca version 2.0, bitch. Alam kong every basic bitch has this. Also from Shopee. Pero wala akong pake. Gago, ang ganda niya. 200 pesos. Ganda yung zipper. Ganda yung leather. Kahit medyo manipis, I don't really care. Wala naman talaga akong ilalagay dito eh. Yung mga nilalagay ko lang sa bag ko. Wala. Honestly, wala. Yung cellphone ko, hawak-hawak ko lang din naman. Hindi na ako nagdadala ng cash. Alam mo yung trick? Kung paano bawasan yung mga dinadala mo sa bag mo? Dalhin mo mga magulang mo. Binili ko din yung white. Hindi ko alam pero mas maikli ito kaysa ito. I'm not complaining, 200 pesos. Ito siguro hindi ko masyadong gagamitin kasi white. O, ayaw ko talaga ng white. Tsaka mas evident yung mga sira sa kanya kasi nga white siya. Ganda, diba? Parang hindi naman 200 to. No payong? No problem. No beret? Hala, no problem, sis. No bra? Bitch, no problem. And if you're like, okay, si Anissa nag-shopping, eh, asan yung problema dun? Ito yung problema doon. Bago ko natanggap to, pumunta akong SM. Oh, yung 2 to, 800. Hindi ko naman kailangan. So I spent all in all, 400 plus 800, 1-2. Kung binili ko yung gusto ko sa Zalora, na 900 lang. Yun siguro mga gamit ko pa araw-araw. Ito parang... Do you see what I mean? Akala ko yun na yung worst case scenario yung binili ko yung mga bags sa SM na hindi ko naman kailangan. Pero look where I am now. Pinatreatment ng nanay ko yung buhok ko, so kailangan 1 hour to nakastay dito. And I was very bored. So that's what I did. Guess what this did?
I placed an order, guess where? Sa Zalora. For what? Yung bag na gusto ko in the first place. Ang gusto ko lang makasave ng pera. Pero ano nangyari? Yung belt bag na binili ko sa Shopee, yung dalawa talaga guys, my boss. Tsaka nung pumunta ako sa Dumaguete, every single lady had that fucking bag. I saw this coming. Alam kong mangyayari din naman to eh. I do this all the time. This is not new. This is the problem. Next week pa dadating yung bag. So, hindi ko na mapapakita sa inyo. Gusto kong may-upload to as soon as possible because you guys are like demanding shit from me now. Like, gusto niyo nag-upload na ako pala. Yeah. And keep doing it kasi na-motivate ako. So, yes. I am stupid. Just spread love. Pero tayong SM, nababoard na ako. Kaya din hindi ako pumporma ng matindi kasi pagdadali na naman ako ng kamote cue. Dadali lang pala ako ng kamote. Wala ko nagsulod. Oh my God, ginahan na ako! Okay. I want to know. Ako sa aisle, ha? Let's eat it. One, two, three, go! I don't want to see you cry. Forever 21. Kabayo, may kwarta. Oh, around 1-2? Shopee, pila gane? 200! Correct. Very good children. Nuggets, Misa! Best in math! Best in science! Best in... Best in communication arts! Come on in, look at what we've got. There's so much more, there's so much more. Di patwas yung nanay ko sa Jewel's Chuchu. What's na lang? Okay na lang, boss. Tama, huwag ko minunami yan, pero lagi ko yan nahinayang. Kamahal! Kamahal! Hello guys! Pumunta ako ngayon sa 888. Mag-uukay na lang ako doon. So yun, hindi ko pa naman na-regret na wala akong binili kahapon. Pero for sure, kung kailan na malapit yung alis ko, tapos nakita ko na yung lahat ng damit na pinamili ko, doon ko na ma-realize na, ay, hindi pala siya ganun ka-aesthetic. Dapat wala, bumili na lang ako, ganito-ganito. Alam ko na kasi paano ako mag-function. Pero for now, wala pa naman ako nire-regret. And let's see, baka swertihin ako ngayon sa ukay. Gusto ko talaga makahanap ng mga graphic tees, like a bunch of graphic tees. Dapat si Chris na kapod ko kasi gimbayaan niya ko. So si Alcer na lang. Pinakita lang kami mga t-shirt. Pangit ako mga jacket. Buligan mo, pangita ah. Mga gatawa ka agad. Mag 60 lang ang jacket, Alcer. Look, cute, yellow. Ari, yung cute man. Oh my God. Xiang Xian. Ano ganing nga niya? Ja. Ang tagay ko na kasi hindi nakakabili mga graphic t-shirts, guys, or anything na black, tapos oversized. Yun talaga yung gusto ko suotin araw-araw. Kaso lang, kapag nakukay kasi ako, kasama ko palagi yung nanay ko. Eh, kapag kasama ko siya nagbabayad. O minsan man, kahit ako magbabayad, siya pa rin yung pumipili. Kung nandun ako sa counter, titingnan niya muna yung mga damit na napili ko, tapos kung ayaw na, ipapabalik niya sa akin. Eh, yung gusto niya kasi, sobrang kabaliktaran ng gusto ko. Gusto niya fitting sa akin, gusto niya white, di kayo mga pastel. Okay, sorry, so asa na yung mga t-shirt? Nilalabhan pa sila. Kaya napag-desisyon ko na hindi na ako mag-haul na masyadong mahaba. Bale, ibibideo ko na lang tapos lalagyan ko na lang ng hindi na copyright na music kasi sobrang epal na talaga ng YouTube ngayon. And I'm not trying to get copyrighted because I'm trying to make money here kasi to be honest, a little bit of money this summer wouldn't hurt. A little bit of money this summer doesn't sound so bad. It sounds nice and heartwarming. So yeah. Thank you.
umbrella. Original plan ko, bibili ako sa H&M ng hoodie nila, yung mga 1,100. Sabi ko kahit yung iba na pinamili ko sa video na to, eh, Shopee, tapos Ukay. At least, dapat yung aking hoodie ay H&M. Kasi sabi ko, ito yung magiging parang investment. It's new, kasi tatagal din naman niya. Kaso guys, nung pumunta ako doon, 100 pesos, hindi lang isang hoodie. Dalawang hoodie na yun yung 100 pesos. Hanggat may Ukay, may pag-asa. Tinatamad na akong i-try on yung isang hoodie, kaya ito. Ayan siya, may nakalagay ng mga fishery. Ayan, ito naman soccer. Meron parang siyang print sa record Hey! Isiskip ko na sana yung part na to kasi ito yung mga skincare products hindi naman nakatulong sa akin. If anything, natubuan na ako ng mga bagong chika at chismis dito sa mukha ko. Kaya hindi ako bumibili or nag-eksperimento sa mukha ko kasi ayun, pangit na nga ako. Ayoko nang dagdagan pa to. Tama na, parang awa mo na. Kaso lang, naalala ko na sinabi ko pala nung nakaraan na yung fourth product na bibihin ko ay makeup na hindi ko naman ikakaganda. Sinayang ko lang ulit yung aking pera. So, ayan, bumili ako ng facial mist. It's supposed to fresh, refresh, clarify. It did not. Ito naman apple cider with vodka and witch hazel. The only thing I liked about this is vodka. Joke, I don't drink. 17 pa lang ako. Tapos ito ata yung pinaka lang kwenta sa kanilang lahat. Pero ito yung pinaka-aesthetic. Sana ganun din ako. Snail serum daw to with tomato extra. Mabango siya. Para siyang Starburst. Ginagamit ko din siya kasi aesthetic lang. Yun lang. Last, witch hazel and tea tree cream. Ang bango nito. Yung amoy niya parang rubisco cream. Alam mo yung yellow. Bili kayo niyan ngayon. Amoyin niyo. Ganto-ganto yung amoy niya. So, I highly recommend this. Not because it worked on my skin, but because if you wanna smell like rubisco cream, you know, there are those days na gusto mo lang talaga maging rubisco cream. So, I hope you guys enjoy this video. And you just, yeah.